At tunghayan kung paano na bago ang buhay ni Joril Ohoylan dahil sa programang kanyang napanood at sinubaybayan sa telebisyon. Ang kanyang patotoo tampok sa kwento ng pag-asa. Ako po si Brother Joril Ohoylan. Ako po dati ay isang simpleng tao lang na kung saan may kalayawan, kasama na aking mga kaibigan ay doon po kami. Kasi akala ko po noon ay yun pong nagpapasaya sa akin. Dati po akong hindi po nakaintindi ng damdamin po ng Panginoon sa tuwing po ako nagkakasala or hindi ko po siya kilala. Isang gabi po ay nanood lamang po ako ng TV. So nilipat-lipat ko na po yung channel tapos napunta po ako sa kapitulo versikulo. Yun po yung nagpa-convert po sa akin. Sa pamamagitan po ng mga mensahe nila at sa mga questions and answers po, doon po kayo, namangha po ako sa mga sagutan na naisip ko pa sa sarili ko na hindi ako mag-stick sa katotohanan na alam ko lang. Kundi naisip ko po noon na dapat ko pang i-search yung Bible na marami pa pala akong hindi natutunan. Kaya doon po ako na-convert sa pamagitan po ng Banal na Espiritu sa kapatid versikulo. Po, kinunta ko po si Brother Johnsons. At nung pag-contact ko po, ni-refer niyo po ako dito kay Kuya Ron dahil nandito lang din po ako sa Moonwalk. Tapos nandito lang din yung church na pinakamalapit. Ayun po, dahil po kay Kuya Ron, nag-start na po ako magsimba dito. Tapos, siya po yung nag-Bible study sa akin sa loob po ng 3 months. At noong pong May 2016, ako po ay nabaptize. Naranasan ko po na yung pakiramdam ko ibang-iba ako sa mga tao kasi marami akong aral na natututunan at higit sa lahat ay para sa papuri sa Diyos. Ang mensahe ko po para po sa mga nanonood po ngayon ay huwag po kayo tumigil lang po sa ano pong natutunan ninyo ngayon. Kayo pa po ay mag-search pa po ng mga salita ng Panginoon kasi marami pa po kayong dapat malaman, dapat po ninyong matutunan. Ako po si Brother Joril Ohoylan ng Moonwalk Seventh-day Adventist Church, Paranaque City at ito po ang aking kwento.